Narinig niyo na ba ang kwento tungkol sa Six Days War na naganap sa Israel noong June 1967? Maniniwala ka ba kung sabihin kong tinalo ng Israel ang pinaghalong puwersa ng mga bansang Ehipto, Jordan, Iraq at Syria? Ating alamin ang kwento sa likod ng giyera na tinawag na June War na ginanap lamang sa loob ng 6 na araw. Noong June 1967 ay muling nakipaglaban ng bansang Israel kontra sa mga kapitbahay nitong Ehipto, Syria at Jordan. Ang mga bansang ito ay dating kilala sa tawag na United Arab Republic. Ang labanang ito ang pangatlong Israel at Arab War. Bakit nga ba muling nagkaroon ng giyera sa mga bansang ito? Dahil nga sa pagkatalo ng mga Arab countries laban sa Israel noong 1948 ay naging mainit ang kanilang pakikitungo sa bawat isa. Itinuring na ng mga bansang ito na sila ay mortal na magkaaway. Bago pa man nagumpisa ang pangatlong digmaan ay palaging may away ang Israel at ang mga Arab countries sa hangganan ng kanilang teritoryo. May mga kaso na inaatake ng mga karatig bansa ng Israel ang hangganan ng kanilang teritoryo, kaya napipilitan silang ipagtangkol ito at nakikipagbakbakan sa mga nagtatangkang agawin ang kanilang nasasakupan. Ngunit ang isang itinuturing na ugat ng digmaang ito ay ang Straits of Tiran. Ito ay isang anyong tubig na lagusan at ginagamit ng Israel na daanan para mailabas ang kanilang produktong langis para ibenta sa ibang bansa. Naunang sinalakay ng Israel noong 1956 ang Sinai Peninsula sa dahilang para malaya silang makapaglayag sa Straits of Tiran. Noon kasing 1950 ay pinagbawal ng Ehipto ang mga Israelitang dumaan sa rutang ito patungo sa Red Sea, kaya sila sinalakay ng Israel. Noong panahong iyon ay puwersahang napatras ang Israel, ngunit sa tulong ng United Nations ay nabigyan sila ng kalayaang gamitin ang Straits of Tiran. Ngunit noong 1967, tumaas na naman ang tensyon sa pagitan ng Egypt at Israel. Gustong ipasara ng Egypt ang Straits of Tiran sa mga Israel, ngunit nagbanta ang Israel na kapag ginawa ito ng Egypt, ito ang magiging hudyat ng muli nilang digmaan. Ngunit isang buwan bago mangyari ang digmaan ay dineklara ng Egyptian President na si Gamal Abdel Nasser na isara ang lagusan para sa mga Israel. At dito na nga nagumpisa ang digmaan ng Israel at mga bansang karatig nito. Sinubukan ng United Nations na pigilan ang digmaan, ngunit wala rin silang nagawa dahil sa opisyal na pagdeklara ng giyera ay nagtipon ang hukbo ng Egypt, Jordan at Syria para kalabanin ang Israel. Isang linggo bago magumpisa ang labanan ay ibinalita ng Soviet Union sa Egypt na ang Israel ay naghahanda ng hukbong militar para sakupin ang Syria, na mas lalong nagpainit ng komprontasyon ng Israel at mga karatig bansa. Walang sapat na batayan ang mensaheng ito ng Soviet Union, ngunit sineryoso ito ng Egyptian President na si Nasser. Dahil sa balitang ito ay nagpunta ang hukbo ng Ehipto sa borderline ng Israel at Egypt sa Sinai para bantayan ito. Kasabay nito ay pinalis nila ang peacekeeping forces ng United Nations na nagbabantay doon ng mahigit ng 10 taon. Sinubukan namang tulungan ng United Nations ang Israel sa pamamagitan ng paglalagay ng dagdag bantay sa border nito, ngunit tinanggihan ito ng Israel. Samantala, sa Israel ay marami ang nagdagsaan sa mga paliparan ng eroplano para umalis ng lugar na iyon dahil natatakot silang maulit ang Holocaust na nangyari sa Israel noong World War II. Nag-order din ng American Embassy na paalisin sa Israel ang mga Amerikanong nakatira dito. Naghanda na rin ang Israel ng isang lugar kung saan nila itatambak ang mga mamamatay nilang kasama sa pagputok ng giyera. Maging ang kanilang National Stadium ay binalak nilang gawing sementeryo na maaaring makaukupa ng bilang na aabot sa 40,000 patay. Maging ang Sudan, Iraq at Saudi Arabia ay nagpahayag din na kanilang susuportahan ang kanilang mga kapwa bansang Muslim laban sa Israel, kaya't nagutos din sila ng hukbong militar para tumulong sa pagpapabagsak ng Israel. Malaki ang agwat ng bilang ng hukbo ng Israel at ang pinagsanib na puwersang pandigman ng mga Arab countries. Halos doble o triple ang lamang ng mas maraming bansa
kumpara sa mga sundalo at kagamitang pandigma ng Israel. Dahil dito ay nagpulong-pulong ang mga pinuno ng bansang Israel at sila ay gumawa ng isang strategy para sa giyera na pagkaisahan nila ang kanilang tinawag na Operation Focus o kilala rin bilang Sinai Airstrike. Ito ang pag-atake sa mga Air Force Base ng kalabang bansa. Nagpalabas sila sa media ng mga balita na ang kanilang mga sundalo ay nagbabakasyon pa lamang at ang kanilang mga piloto ay kasalukuyang nag-iensayo para sa darating na giyera. Ngunit sa katotohanan ay nakahanda na ang mga ito at naghihintay na lamang ng hudyat ng kanilang pangulo. Ito ay nailathala sa loob at labas ng bansang Israel. Kasama rin sa kanilang plano ang pagsira sa radar ng American Embassy para hindi nito masubaybayan ang mga hakbang na ginagawa ng Israel at hindi maisiwalat sa United Nations na kasalukuyang nag-aabang ng susunod na mangyayari. Bigla ng operasyong ito dahil 5 oras lang ang binigay sa mga pilotong Israelita para maghanda at ginawa nga nila ang order ng kanilang mga commander noong June 5, 1967, 7:45 ng umaga sa pangunguna ni Major General Mordecai Hod ay sorpresang umatake ang mga eroplanong pandigma ng Israel sa Ehipto. Inatake nila at binombahan ang mga Air Force bases ng Egypt. Maraming eroplanong pandigma ng Ehipto ang hindi pa nakakalipad ay pinasabog na ng Israel Air Force. Sunod-sunod ang kanilang ginawang pag-atake at tuloy ang nasira at nawalan ng silbi ang Air Force ng Egypt sa loob lamang ng 3 oras. Bilang pagganti ay pinalipad din ng bansang Jordan at Syria ang kanilang mga piloto para atakihin ang Israel. Ngunit sinabayan ito ng Israel sa pamamagitan ng pagbombarin sa mga Air Force bases ng Jordan at Syria. Pagsapit ng tanghaling tapat ay tuluyang nalupig ang mga puwersang panghimpapawid ng kalabang bansa ng Israel. Umabot sa 452 eroplano ng mga kalabang bansa ang nasira at napabagsak ng Israel Air Force, samantalang umabot naman sa 18 paliparan ng Ehipto ang nasira. Para talunin ang kanilang mga kalaban ay unang sinira ng Israel ang paliparan ng mga eroplanong pandigma ng ibang bansa. Mayroon silang gamit na espesyal na bomba na tinatawag na Anti-Runway Penetration Bomb. Ang bombang ito ay pinasadyang ginawa para sa mga airfields ng mga kalaban. Mas malalim at mas malawak ang pagkakasira na hatid nito, kaya hindi kaagad-agad naayos ang mga paliparan ng Ehipto. Sa pagsabog ng bombang ito ay nagiiwan ito ng malaking butas sa ilalim ng paliparan na kapag daraanan ng mga lilipadsan ng eroplano ay lumulubog sila sa lupa. Nang oras na nasira ang paliparan ay hindi na nakalipad ang mga eroplanong nakaparada, kaya madali lang silang pinasabog ng Israeli Air Force. Gamit ang mahigit kumulang na 200 eroplanong pandigma ng Israel ay sorpresang nilusob nila ang Ehipto sa unang araw ng digmaan. Sakto namang ng araw na iyon ay sadyang pinatay o hindi pinagana ng Ehipto ang kanilang air defense system dahil nag-aalala silang baka tamaan ng missile ang eroplano na sinasakyan ng 2 sa kanilang pinuno na sina Field Marshal Abdel Hakim Amir at Lieutenant General Sidkim Mahmud, lalo na at aktibo ang mga lokal na terorista sa Ehipto sa mga panahong iyon. Nang araw kasing iyon ay patungo ang mga ito sa Sinai para makipagpulong sa iba pang opisyal para sa paghahanda sa giyera. Pinalipad ng mga Israelita ang kanilang mga eroplano sa mababang himpapawid para hindi madiskubre ng radar ng Ehipto. Hindi man ito alam ng Ehipto dahil nga nakapatay ang kanilang air defense system ay hindi ito lingit sa kaalaman ng Jordan. Nakita nila ang kumpol ng mga eroplanong pandigma sa kanilang radar patungo sa Ehipto. Nagpadala agad sila ng mensahe sa Ehipto tungkol sa pagkasirang paparating. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nagkaroon ng problema sa komunikasyon ng mga taga-Ehipto at hindi nila natanggap ang mensahe. Ito ang dahilan kaya malayang inatake at sinira ng Israel Air Force ang mga establishmento ng kanilang kalabang bansa. Maliban sa hindi natanggap ng Israel ang mensahe ng Jordan, ay nakatanggap ang Jordan ng balita mula sa Ehipto na napabagsak na umano ng Ehipto ang mga eroplano ng Israel. Ngunit ang katotohanan ng mga oras na iyon ay malayang nagpabalik-balik ang mga ito sa Ehipto at Israel para maghulog ng bomba. Ayon sa iba,
Ang pangyayaring ito ay isang hakbang ng Diyos para tulungan ang Israel dahil sa mga pangyayari na hindi inaasahang nangyari sa panahon ng digmaang iyon. Inihalintulad nila ito sa kasaysayan ni Gideon kung saan pinahintulutan ng Diyos na magkahilo-hilo ang kanilang mga kalaban kaya sila natalo. Ang Operation Focus ng Israel ang may pinakamalaking tulong sa kanilang pagkapanalo laban sa mga bansang nakapalibot sa kanila. Umabot lamang sa 19 na eroplano ang nasira sa panig ng bansang Israel pagkatapos ng operasyong ito, samantalang umabot sa kulang-kulang na 400 eroplano ang nasira sa puwersa ng Ehipto, Iraq, Jordan at Syria. Sinasabi ng ilan na sa unang araw pa lamang ay natalo na ang bansang Ehipto at ang mga kaalyado nito nang malipol ang kanilang puwersa pang himpapawid. Habang abala ang labanan ng mga eroplano ay mainit din ang bakbakan sa border na Israel at Jordan sa West Bank at sa Israel at Ehipto sa Sinai. Umaabot lang sa 264,000 ang kabuuang bilang ng sundalo ng bansang Israel, kabilang na dito ang mga reserve na sundalo na nakahalo sa mga civilian. Ang kanilang kagamitan ay mahigit kumulang na 300 eroplanong pandigma at pang-transport at 800 tanke na pandigma. Ito ay malayong malayo sa bilang ng pinagsanib na puwersa ng kanilang mga kalabang bansa na mahigit kalahating milyon ang sundalo, mahigit 900 ang eroplano at mahigit 2,000 ang tangkeng pandigma. Karamihan dito ay galing sa puwersa ng Ehipto. Sa labanan sa Sinai ay marami ang sundalo at kagamitan ng Ehipto laban sa Israel. 100,000 sundalo at mahigit 900 tangkeng pandigma ang nagbabantay sa border na ito. Dahil dito ay naisip ng Israel na pagtuunan ito ng konsentrasyon, kaya ipinaharap nila dito ang karamihan sa kanilang puwersa na umaabot sa 70,000 sundalo at 700 tangke pandigma. Kasabay ng sorpresang paglusob ng Israel Air Force ay binanatan rin ng Israel Defense Force ang grupo ng Ehipto na nakabantay sa Gaza Strip at sa gitnang bahagi ng Sinai Peninsula. Isa rin itong taktik na ginamit ng Israel para may panalo ang giyerang ito maliban pa sa maagang pagpapabagsak ng Air Force ng mga kalabang bansa. Noong mga naunang labanan ay palaging sa bandang gitna at timog ng Sinai Peninsula ang kalimitang battlefield, kaya ito ay protektado ng Ehipto. Naglagay sila ng maraming minefields at mga pillboxes, pandagdag protection dito. Pinaghandaan nilang depensahan ang mga rutang ito, ngunit kabaliktaran ng kanilang ekspektasyon ang nangyari. Unang inatake ng Israel ang pinakahilagang bahagi ng Sinai, ang Gaza Strip. Pinasok nila ang Khan Yunis. Inakala ng Ehipto noong una na ito ay isang distraction lamang para maalis ang kanilang pagbabantay sa timog at sa gitnang bahagi ng Sinai. Ngunit nagkamali sila dahil mula rito ay nagpatuloy ang pagpasok ng hukbo ng Israel papunta sa loob ng Sinai. Sinubukan ng Ehipto na pigilan ng Israel sa pag-atake at nagawa sana nila iyon. Ngunit dahil sa tulong ng pagbobomba ng Israel Air Force ay tuluyang nagdiretso ang mga sundalong Israel sa ruta patungong Arish. Sa rutang ito ay payapa ang mga Israel sa pag-abante papasok sa syudad na ito. Noong una ay tahimik ang paligid dahil wala silang nakitang senyales na may kampo ng kalaban dito. Ngunit nang makalapit na sila ay saka sila inatake ng puwersa ng Ehipto na nakatago sa mga gusaling naroon. Nasa mga balkonahe at sa tuktok ng mga gusali ang hukbo ng taga-Ehipto, samantalang nasa kalye ang mga Israelita, kaya madali lang silang hinahagisan ng granada o kaya ay pinapaputukan. Nahirapan umano ang mga Israelita dito, ngunit nagawa rin nilang makaabante at makontrol ang sitwasyon pagdating ng kanilang reinforcement. Pagkatapos ay nahati ang grupo ng mga Israelita, ang isa ay dumiretso sa Suez Canal at ang isa namay pumaibaba patungo sa gitnang bahagi ng border ng Sinai at Israel para atakihin ang hukbo ng Ehipto na nakatutok sa border. Ang pag-ataking ito ay sinabayan ng mga sundalong Israeli na nagbabantay sa border ng Sinai at Israel. Pinasok nila ang Sinai at tinalo ang puwersa ng mga Ehiptong nakabantay dito. Napakalaking bintahe ang paggamit ng Israel ng kanilang paratroopers na pinababagsak sa mga lugar kung saan hindi inaasahan ng mga taga-Ehipto magmumula ang pag-atake.
Kasama rin dito ang tulong ng pagrarasyon nila sa mga sundalo ng armas at pagkain gamit ang eroplano. Ito ang mga dahilan ng pagkatalo at pagkasira ng depensa ng taga-Ehipto, kaya patuloy at mabilis ang paglusong ng puwersa ng Israelita papasok sa Sinai. Malakas pa rin ang puwersa ng Ehipto sa Sinai, ngunit nabalitaan ng kanilang pinuno ang pagbagsak ng mga Ehiptong nagbabantay sa border ng Sinai Peninsula at Israel, kaya nagpatawag ito ng retreat order. Umatras nga ang hukbo ng Ehipto, ngunit sa pagkatras na ito ay mas lalo silang nalagasan ng mga tauhan at mas lalong humina ang kanilang depensa. Sa Bingafgafa ay nagtipon ang mga umatras na puwersa ng Ehipto at dito sila nakipagbakbakan sa mga sumusugod na Israelita. Ngunit dahil lamang sa Air Force ang mga Israelita ay madali nilang natalo ang mga taga-Ehipto. Muling umatras ang mga taga-Ehipto, ngunit ibang estratehiya na naman ang ginamit ng Israeli Defense Forces. Nagabang sila sa mga lagusan palabas ng Sinai papunta sa Ehipto at dito nila tinambangan ang mga tumatakas na sundalo ng Ehipto. Dito ay binabalitang mahigit 10,000 sundalong taga-Ehipto ang namatay sa isang araw. Noong 9 ng Hunyo 1967 ay tuluyang natalo ang bansang Ehipto laban sa Israel. At dito ay nakialam na rin ang United Nations para sa opisyal na pagtatapos ng digmaan ng Ehipto at Israel. Kahit natalo na ang Ehipto, ay kasagsagan pa rin ng bakbakan sa border ng Israel at Jordan sa West Bank. Ang West Bank ang kinaroroonan ng City of Jerusalem. Ito ay nasakop ng Jordan noong 1948, noong unang laban ng Israel at Arab countries. Bago pa man nagumpisa ang digmaan ay sinubukan na ng Israel na makipagkasundo sa Jordan para sa kapayapaan sa pamamagitan ng United Nations. Ngunit mas pinili ng Jordan na sundin ang udyok ng Ehipto at Syria na durugin ang Israel. Inutakan kasi ng Egyptian President na si Nasser ang hari ng Jordan na si Hussein. Medyo diskumpiyado ang pinuno ng Jordan na si Hussein na makipaglaban sa Israel. Ngunit dahil sa panggigit-git sa kanya ng Syria at Ehipto ay napilitan din siyang sumabak sa giyera. Para tuluyan siyang makumbinsi ay nagsinungaling si Nasser sa pamamagitan ng pagbibigay ulat kay Hussein na napabagsak na ng Ehipto ang hukbong panghimpapawid ng Israel at nagsisimula na silang lumusob dito. Noong June 5, 1967 ay inatake ng Israel ang Ehipto sa pamamagitan ng kanilang tinawag na Operation Focus. Nang mabalitaan ito ng Jordan, at sinabayan pa ito ng false report mula sa Ehipto na nananalo na sila, ay napagdesisyonan ni Haring Hussein ng Jordan na sumali sa digmaan. Pinalipad ng Jordan ang kanilang eroplanong pandigma at binomba ang hukbo ng mga Israelitang nagbabantay sa border ng West Bank at Israel. Kasunod rin nito ang paggamit ng mga pampasabog laban sa ground forces ng Israel. Bilang pagganti, inatake ng Israel Air Force ang paliparan ng bansang Jordan at ilang paliparan ng Syria. Dalawang batch ang pag-ataking ginawa ng Israeli Air Force. Ang unang wave ang nagpasabog ng mga paliparan at mga tower ng bansang Jordan para mapigilan ang pagpapalipad ng mga ito ng kanilang mga eroplano. Ang sumunod na wave naman ng Israeli Air Force ang tuluyang sumira ng mga eroplanong pandigma at sasakyang panghimpapawid ng Jordan. Sa paraang ito ay nagawa nilang makontrol ang labanan sa himpapawid. Noong unang araw ng pagputok ng digmaan ng Israel at Jordan ay kasalukuyang nakalaan ang atensyon ng Israel sa pagsakop at pagtalo sa grupo ng Ehipto sa Sinai. Kaya tanging depensa ang kanilang ginagawa laban sa pag-atake ng Jordan. Iniiwasan din ng mga Israelita na gumamit ng malalakas na armas at pampasabog laban sa Jordan para maiwasang masira ang itinuturing nilang sagradong bayan, ang Jerusalem. Tanging mga paratroopers ang ginamit ng Israel para ma-occupy nila ang ilang parte ng Jerusalem. Di nagtagal ay nanalo ang Jerusalem kontra sa Ehipto, kaya ang mga reserve na sundalo ay pinapunta sa West Bank para bigyang reinforcement ang kanilang hukbo doon. Sa labanan sa lupa ay mas marami ang tangkeng pandigma ng Jordan laban sa Israel. Ngunit dahil kontrolado na ng Israel ang himpapawid, ay madali lang nilang nalupig ang mga tangkeng pandigma ng Jordan.
Bago pa man ito mangyari ay una nang nagpadala ng isang batalyon ang bansang Jordan sa government house sa Jerusalem at pwersahang itinake over ang pamamahala rito mula sa United Nations Observer na nakatalaga doon. Dahil dito ay ito ang unang pinagtuunan ng Israel ng atensyon para bawiin sa kamay ng Jordan. Sa tulong ng mga paratroopers gamit ang kanilang sasakyan panghimpapawid ay pinaligiran nila ang Jerusalem. Nagkaroon ng matinding labanan dito, ngunit sa bandang huli ay ang bansang Israel pa rin ang nagtagumpay. Binalak pa umano ni Hussein na ipagpatuloy ang pakikipagdigma sa Israel at depensahan ang West Bank para hindi tuluyang maangkin ng Israel ang lugar na ito. Lalo pa at nalaman nito ang balak ng United Nations na mag-order ng ceasefire. Inaasahan ni Hussein na kapag nagkaroon ng ceasefire ay mapapasakan niya ang West Bank. Ngunit nalaman din ito ni Moshe Dayan ng Israel kaya pinaspasan nito ang pag-utos sa mga Israelita na sakupin ng West Bank lalo na ang Jerusalem. Kaya noong June 7, 1967 ay tuluyang pinatras ni Hussein ang kanyang mga tauhan. Nilisan nila ang Jerusalem, Bethlehem, Hebron at mga karatig na lugar. Kaya nakuha ito ng Israel nang walang naganap na labanan. Sa hindi inaasahang pangyayari ay nasakop ng Israel ang West Bank kung saan mas lalong lumawak ang kanilang teritoryo ng taong iyon. Noong June 9 naman ay nasimulan ang opisyal na labanan ng Israel at Syria. Kahit na may mga pasulpot-sulpot na putukan ang Syria at Israel mula June 5 hanggang June 8 ay hindi pa sila seryosong naglalaban. Kagaya ng ginawa ng Israel laban sa Jordan noong kasagsagan ng kanilang opensa laban sa Ehipto ay tanging depensa lang ang kanilang ginawa sa Golan Heights. Ito ang lugar kung saan umaatake ang mga taga-Syria. Noong June 5, dahil sa false report na inilathala ng Ehipto na tinatalo na nila ang Israel, ay naudyukan ang leader ng Syria na atakihin ang hilagang bahagi ng Israel. Nagpalipad sila ng 12 eroplanong pandigma at binombahan ang ilang kampo ng Israelitang nakabase sa Galilee. Natulugan ng Israel ang pag-ataking ito at gamit ang Israel Air Force ay napatigil nila ito at napabagsak ang 3 Syrian fighting planes at 2 eroplano ng Lebanon na kasabay na umatake ng Syria at Jordan. Kinagabihan ng araw ding iyon ay gumanti ang Israel at pinasabog nila ang karamihan sa mga paliparan at mga eroplano ng Syria. Dito na pagtanto ng Syria na hindi totoo ang ibinalita sa kanila ng Ehipto na tinatalo nila ang Israel. Noong June 6 ay sinubukan ding umatake ng puwersa ng Syria sa Tel Dan, ang pinakadulong hilaga ng Israel, ngunit di rin sila makapasok at makaatake dahil maliban sa mga eroplano ng Israel na bumobomba sa kanilang hukbo, ay may problema din sa kanilang komunikasyon. Ang ilang unit ay hindi sinusunod ang utos ng kanilang commander na umatake. Ang ilang tangke naman ay masyadong malaki para dumaan sa mga tulay na naroon at ang ilang tangke ay lumubog sa Jordan River. Noong June 7 at June 8 ay nagpulong ang pinuno ng Israel tungkol sa hakbang na kanilang gagawin sa Golan Heights kung saan nakaantabay ang Syrian Army. Dito ay nahati-hati ang kanilang opinyon. May mga leader na gustong atakihin ang hukbo ng Syria at mayroon ding hindi pumayag. Isa na dito si Dayan dahil naisip nitong maraming sundalong Israelita ang mamamatay bago nila ma-occupy ang lugar na ito. Ngunit dahil sa intelligence report na kanilang nasagap na sinabi umano ng Egyptian leaders sa Syria na tanggapin nito ang ceasefire ay lumakas ang kanilang loob na sugurin ang Golan Heights. Hindi nga nagtagal ay naglathala ang Syria ng ceasefire acceptance, ngunit binaliwala ito ng Israel. 4 pagkatapos ideklara ng Syria ang ceasefire ay inutusan ni Dayan ang hukbong Israelita na sumugod patungong Golan Heights kahit na walang abiso ang kanilang gobyerno. Nahirapan ng pag-atake ang Israel sa Golan Heights dahil nga sa kanilang posisyon na mas mataas ang bundok na kinaroroonan ng mga Syrian army. Ang Israel ay patuloy lang sa pagkabante kahit na malakas ang depensa ng Syria. Hindi naman sila makaatras dahil ang kanilang mga kasama na sumusunod sa kanila ay diretso lang ang pagkabante at hindi rin sila makapunta sa ibang direksyon dahil makipot ang kanilang dinaraanan at sila'y napapaligiran ng hukbo ng Syria. Naiulat pa ritong
Tatlong tangke ng Israel ang pinasabog ng mga taga-Syria habang umaabante. Ngunit dahil sa tulong ng Israel Air Force ay nagawa nilang makaganti sa pagpapasabog sa sasakyang pantigma ng Syria. Hindi nga nagtagal ay nagawa nilang makapasok sa unang depensa ng Syria. Kalimitang malapitan ang labanan dito. Sa ganitong sitwasyon ay mas lamang ang mga sundalong Israelita dahil sa gamit nilang Uzi na mas madaling gamitin pag malapitan kumpara sa gamit ng Syrian na AK-47. Nagpatuloy ang labanang ito sa loob ng 7 oras at kinagabihan ng June 9 ay tuluyang nakapasok ang 4 na brigada ng sundalo ng Israel sa teritoryo ng Syria. Sa gabing iyon ay walang sinayang na oras ang Israel dahil patuloy ang pagpasok ng reinforcement sa kanilang ginawang kampo. Inilabas nila ang mga nasugatan at naghanda sa anumang retaliation ng Syria. Sa pagsikat ng araw ng June 10 ay nakapwesto na ang Israel para sa muling pag-atake sa second line of defense ng Syria. Ang kanilang kagamitang pandigma na naunang nagamit laban sa Ehipto at Jordan ay naka-refuel na at may dalang bagong supply ng armas. Maging ang mga sundalong nasugatan sa unang pag-atake sa pagakyat ng Golan Heights ay napalitan na ng bagong hukbo. Ngunit bago pa man sila tuluyang muling umatake ay nakapagdeklara na ng ceasefire ang United Nations at dito tumigil ang digmaan. Noong June 10 ay may mga naiulat ding pangyayari na naabutan na ng mga Israelita na sadyang pinasabog ng mga taga-Syria ang kanilang mga kampo at sinunog ang kanilang mga dokumento para hindi makuha ng mga Israelita at saka inabanto na ang kanilang pwesto. Noong June 10 ay opisyal na tinalo ng Israel ang 3 bansa na karating nito. At ito nga ang konting impormasyon tungkol sa labanang naganap noong digmaan ng Israel at Arab countries na kilala rin bilang the June War.